Trailblazing at the heart of Lipa City is Stonyhurst Southville International School, Malarayat Campus. Situated in an inspiring landscape amidst nature's greens and with a stunning view of the Malarayat Mountains, Stonyhurst Southville provides an academic atmosphere conducive for learning. This iconic structure has symbolized academic excellence and integrity in the city and the province. Welcome to the home of the Kings. Stonyhurst Southville stands tall with 4 floors and 40 classrooms, catering to more than 500 students from preschool to senior high school. Teachers and staff continue to report to school. Good morning! Stonyhurst Southville, how may I help you? Managing instruction and other services through its online systems. Safety protocols strictly put in place. Despite this change, the school has continued to provide its facilities in preparation for the resumption of the face-to-face classes. Stonyhurst Southville International School is committed to providing quality international education, whether face-to-face or virtual. The school is looking forward to the day when the students will fill its hallways again. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kakatha! Agosto na! Actually, ito po yung buwan kung saan nagbabalik na ang mga bata sa paaralan, ang mga estudyante. Face-to-face classes na po tayo sa ilang private at syempre sa public schools po, ano? So, nakaka-excite naman po talaga at alam niyo po ba, hindi lang yun. Agosto rin po ang kaarawan ng Katha Teatro. Kaya naman, happy, happy anniversary po sa Katha! Salamat po sa pagsubaybay buwan-buwan sa aming mga kwento. Pero bago ang lahat, natatandaan niyo po ba kung sino ako? Kung hindi ay, ako nga po palang muli si Teacher Camille at ako po ang makakasama ninyo ngayong hapon sa mga kwento ni Lolo Juno. Siyempre, hatid ng Katha Teatro. Ang kwentong ibabahagi po sa inyo ngayon ni Lolo Juno ay isa na namang alamat. Noong nakaraang buwan po ay binahagi niya ang alamat ng Lansones. Ngayon naman ay titingnan natin kung anong alamat ang kanyang ibabahagi. Muli po, ang alamat sa Ingles ay myth or folklore. Isa po itong kwentong bayan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig.
Ang pamagat po ng kwentong ibabahagi sa inyo ni Lolo Juno ay tantarantantan, ang alamat ng makahiya. Alam niyo po ba yung salitang hiya or nahihiya? Sa Ingles po ito ay shy or being shy. Okay? Halimbawa na lang, nahihiya si Teacher Camille na makipag-usap kay Lolo Juno. Ayan, kapag nahihiya tayo, parang may takot ng kaunti or parang siguro pagrespeto na rin kaya ayaw natin agad kausapin ang isang nakakatanda, 'di ba? Parang ganoon. So, at syempre hindi ko na patatagalin 'to, 'di ba? Kaya naman sisimulan ko munang ikwento sa inyo ang mga tao sa likod ng litrato at musikang gagamitin natin sa kwento. So, ang tao sa likod ng pagdodrawing ng aking background ay walang iba kundi si Emeline Capiral. Si Emeline, siya din yung nag-illustrate nung ating kwento last time, yung Little Red Riding Hood. Ayan, siya ang gumuhit ng mga litrato doon. Aniya, drawing has been my whole childhood. Sa tuwing may free time daw siya, lagi siyang gumuguhit. Ayan. At maraming medium na din daw ang nagamit niya sa pagguhit, gaya ng graphite sketches, oil pastels, colored pencils, watercolor, and now it is digital. Kung nakikita niyo tong background ni Teacher Camille, isa ito sa kanyang ginawa. Napakahusay, di ba? At syempre, no, kailangan may inspirasyon para maging maganda ang mga litrato. Alam niyo ba kung saan inspired si Emeline? Sa mga K-pop groups. Ayan. So, hindi kayo nag-iisa kung idol niyo rin ang mga K-pop groups, ano? Walang iba, di ba? At syempre, hindi makukumpleto ang kwento kung walang musika. Syempre, original composition itong muli ng walang iba kundi si Miss Fides Balagtas Belda. Graduate siya ng Bachelor of Music, major in piano, minor in voice sa Central Escolar University or CEU. And she was under the tutorship of our Filipino national artist, none other than Dean Alfredo Santos Buenaventura. She also had her MA units at the University of the Philippines Diliman sa kursong Master of Arts of Pedagogy and Music Performance, Violin and Voice. O siya, tama na ang kwento ko. Kwento na ni Lolo Juno ang ating dapat pakinggan. Kaya naman, Lolo Juno, come out, wherever you are! Noong unang panahon, ay may mayamang mag-asawa. Sina Mandondong at Aling Iska. Meron silang 12 taong gulang na anak na babae na nangangalang Barya. Mahal na mahal nila ang kanilang anak. Si Barya ay responsable at masunuring anak. Siya ay masipag at mabait. At dahil sa ganito, ay gustong-gusto siya ng lahat ng tao. Ngunit, ang pagkamahiyain ay isa sa natatanging katangian ni Barya. Dahil sa mahiyain, ay ilang siya sa pakikipag-usap sa mga tao para maiwasan niya ang makita o makisalamuha sa mga tao, ay palagi niyang kinukulong ang kanyang sarili sa kanyang silid. Merong hardin ng mga bulaklak si Barya. Ang mga bulaklak ay magaganda at alam ito ng buong bayan. Matyaga at magiliw niyang inaalagaan ang kanyang mga halaman sapagkat dito siya nakakakita ng kaligayahan. Isang araw, kumalat ang balita na isang grupo ng mga bandido ang sumalakay sa kalapit bayan. Pinapatay ng mga bandido ang mga tao at tinatangay ang salapi ng mga residente. Kinabukasan, ang mga bandido ay dumating kung saan naninirahan si Mandondong at Aling Iska at ang anak na si Barya.
nakita ni Bandondong na parating na ang mga bandido. Kaya nagdesisyon siya na itago si Maria sa hardin para sa kanyang kaligtasan. Nagtago si Aling Iska sa kanilang bahay, nanginginig sa takot habang naririnig niyang pilit na binubuksan ng mga bandido ang kanilang tarangkahan. Siya ay nagsambit ng panalangin para sa paghahanda kung ano man ang mangyayari. Ganito kanyang panalangin, "Aking Panginoon, iligtas niyo po ang aking anak." Biglang nabuksan ang pinto, pumasok ang mga bandido sa bahay at pinalo sa ulo si Bandondong. Nawalan ng malay si Bandondong at bumagsak sa lapag. Sinubukang tumakas ni Aling Iska pero pinalo din siya sa ulo. Bagsak. Katapos noon, ginalugan ng mga bandido ang buong bahay. Matapos kunin lahat ng salapi at alahas, hinanap nila si Maria pero di nila ito nakita. Umalis na ang mga bandido para nakawan naman ang ibang payang. Nang matauhan ang mag-asawa, nakaalis na ang mga bandido. Nagmadali silang pumunta sa hardin para hanapin si Maria. Pero wala doon si Maria. Muli ay hinanap nila ang kanilang anak sa lahat ng sulok ng hardin. Pero wala doon ang kawawang si Maria. "Ang anak ko! Tinagay nila ang anak ko!" Iyak ni Aling Iska. Biglang-bigla, inaramdaman ni Bandondong na may tumutusok sa kanyang mga paa. Bah! Nagulat siya dahil nakita siyang isang maliit na halaman na mabilis na tumitiklop ang mga dahon nito. Kaya ang itsura ng halaman. At yung mga dahon yan, nakaganyan, ano? Pag hinipo mo yun, nakaganyan. Pag hinipo mo yun, titiklop na gano'n, tapos mababa. Tapos mamaya-maya, unti-unti na naman tataas yun. Pag hinipo mo yun, gano'n na naman ang mangyayari. Yun. So yun lang halaman natin pinag-uusapan. Ito ang unang beses na makakita ng ganitong uri ng halaman si Bandondong. Siya ay lumuhod at tinitigang mabuti ang halaman. Ganon din ang ginawa ni Aling Iska. Pagkatapos ng matagal na panahon na tinitigan ang halaman, ang mag-asawa ay naniwalang ang halamang iyon ay si Maria. Ginawang halaman ng Panginoon si Maria para mailigtas sa mga bandido. Hindi mapigilang di mapaiyak si Aling Iska at Bandondong. Ang bawat luhang pumapatak sa halaman ay nagiging isang maliit, bilog na kulay rosas na bulaklak. Magmula noon ay inalagaan nila ng mabuti ang halaman. Naniniwala sila at alam nila na ang halaman yan ay ang anak nilang si Maria. Katulad ng kanilang anak, ang halaman yan ay mahiyain din. Dahil dito, tinawag nila itong makahiya. Dahil nagtataglay ito ng katangian ni Maria, ang pagiging mahiyain. Sana nagustuhan niyo ang kwento. Marami pa tayong naiisip na ikwento sa inyo pagkatapos ito. Magkikita tayo ulit. Tunay naman talagang napakahusay mo, Lolo Juno. Atin po siyang palakpakan. Woohoo! Tunay naman na napakagaling mo, Lolo Juno. Sobrang nag-enjoy ako, lalo na sa kwento. So maraming pong salamat sa pakikinig at abangan niyo po ang susunod naming kwento sa Katha Teatro TV YouTube channel. Para po sa ibang detalye, sa susunod na kwento, antabayanan niyo po ang aming news or mag-subscribe po kayo sa aming Katha Teatro FB page. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-share ng aming page para mas marami pang bata, gayon din po ang mga matatanda, para makarinig ng aming kwento. Hanggang sa muli po at paalam! Thank you.
lagi pa na loko. Sa sandali ng pagsubok, ikay di na mag-iisa. Sa sambi na makakaasa ka, kasama ka sa pag-asenso. Sambida ay palaging narito. May iwala